welcome back sa ating channel na It's a Trap. So, pakita ko lang sa inyo itong mutated traps na vampiro. Ito yung isa sa mga superior nating mga Venus flytrap from Sir Alvin. So, kakain lang niya ng malaking langaw. Ayan, nasa loob. Nagalaw-galaw pa yan kanina. So, yun, gumalaw. Present. So, pasensya ka na, Mr. Langaw. Kailangan lang talaga makakain itong vampiro natin. At ikaw yung lumalapit dyan kanina, kaya hinuli ko, nilagay ko dyan sa, nilagyan ko ng tweezer, sinubo ko na lang. At nga, nahuli ko eh. So itong vampiro, siyang mutated traps, pero nagpuproduce rin sila ng normal traps. At nakakakain sila, at nakakadigest ng food. Tulad niya. Diba? Ito yung dating kinain, nung natunaw na, ayun na. Husk na lang nung insect. Tingin ko, hindi ko lang kung langaw yun o kung ano. Nakita ko lang rin dyan. Yan. So, ayan ang itsura naman ng mutated traps niya. At nag-iiba-iba rin yan. Actually, magandang klase ito dahil hindi lang isang trap ito. Tignan niyo ito. May ganyan din siya. Tapos, minsan bumibilog rin yung traps na ito na parang picture. So may pinusa ko doon sa ating Facebook page. Sabi ko eh DM tawag doon. Basta meron pinusa doon, nakalimutan ko na. Port ano ba 'yan? Basta meron akong pinusa doon at para kasi siyang picture plant na Venus flytrap. Ano bang tinititigan ko to? May mga nag-produce rin pala siya ng mga traps dito na kakaiba. Produce yan ng kakaibang traps dito. At ito, meron ditong propagation ako na medium size. Malaki na to eh. Halos kasing laki na ng mother plant. Pero wala pa siyang, naman ko kung hahalungkatin ko kung makakakita ako ng gate. Ay, meron din pala siya. Ayun na, maliit pa lang. Maliit pa lang yung pag-mutate niya. Ayun na, nasa gilid. Lamping natin. Silipin natin. Ayan, nasa gilid. Bukod doon, wala akong makita ng iba. So, ayun yung pinakain natin. Hopefully, kapag pinakain siya, mas okay na yung magiging labas. Nakakain rin siya ng langaw pala. Ay, langaw. Lamok. Lamok ba yan? Ayan o. So, skeleton na lang yun natira. Mga iba pa tayo dyan ng propagation na maliit, wala pa rin mga traits, pero legit to, 100% vampiro. Sinabi ko rin to kay Sir Alvin, sabi ko, sir, ba't ganun? May mga vampiro ako, walang mga traits. Dito lang dito ah. Ngayon, hindi po na ganun kadali rin siyang ipropagate, may mga natutunaw. Tunaw to. Yan ang dito. So pagkatunaw, anong gagawin sir? Lipat mo na lang. Pero ganyan talaga. Nangyayari yan pag sobrang dilig. So lagay lang natin dyan. Baka may tumubo ba. Pero at least alam natin pala na ganun yung nangyayari. Ha? Pag sobrang basa na tutunaw. So dapat sakto lang. Pero marami-rami naman siya naging ano. Ayun o, anak. May nag-clumps pa nga dito eh. So, yun lang. May bumili kasi ngayon na vampiro. Nasa na ba? Dito sa loob. Hindi ko nasasabihin kung sino. Kasi baka hindi niya. Ayaw niya magpa-mention. Medium size yung binili niya. At may mga traits na to. Ito pinili ko kasi may traits. Para hindi naman tayo maraming ano. Ayan. May treats na yung gilid nung ito. Pakita ko nga sa inyo. Kung makita nyo rin. Ayan. May treats na yan. At dito rin. Ito. At meron din dito. Ako sa likod meron pa eh. Pero hindi ko na makita. So ayan. Meron yan treats. Tapos bumili rin siyang peltata. Tapos buy one take one yan. Ito. Ang vampiro lang ang hindi buy one take one.
Yan, may extra lang siyang maliit na seedlings dito, pero hindi vampiro yan. Kasi hindi binabay one take one ng vampiro. Ayan. Minsan naman, kung ayaw nyo ng previous, kung magdadagdag kayo ng plants tulad ng ginagawa ng iba, Gcash na lang. Para walang kalta si Shopee. Nasilip yung propagation natin. Ah. Ayan, alam mo, lutang-lutang pa rin. May video akong ginawa. Ewan ko kung anong makukuha ng video na i-upload ko. Ito ba o yun? Tingnan natin. Ito ba yung vampiro? Bukod sa ano, may mga paparating pala tayong iba pang mga mutated na traps. No? May, ito, magandang announcement. Oh. Meron akong paparating na mukhang vampiro na pula. Hindi ko muna sasabihin yung pangalan. Pero pula, hindi lang yung traps ang mutated, pati yung petiole niya. Ibang-iba yung kulay yung pagkapula niya. So, ayun. Po doon, marami pang iba. No? Na iba pa akong mga paparating. Hindi ko muna sasabihin kasi ayun ang sabi sa, ayun ang advice sa akin ng mga collector. Huwag mo agad sasabihin yung pangalan kasi baka mapeke, no? May lalabas ng mga mag-release, sasabihin walang traits, wala pang traits, pero common or ibang cultivar yon. So, kaya sana maintindihan nyo, minsan hindi agad tayo naglalabas ng mga name, ng mga rare and super rare na Venus flytrap. Dahil, yung mga nakalipas, may mga gumagawa niyan. At sa palagay ko hanggang ngayon, baka may makaisip rin, no? Dahil may nakikita rin akong posting na mga mature plant tapos walang mga traits, no? So, hindi ko naman sila dina-judge, pero mag-ingat kayo, no? So, kung hanggat maaari, maghanap kayo ng picture ng mga old photo ng mga plants na bibili nyo kung wala pang traits para makita nyo kung yun nga. Kasi mami, downloaded lang yan sa Google yung mga picture, eh, mahirap na. Dapat sarili lang picture. Kung hindi man, kakilala nyo talaga na hindi magbebenta sa inyo ng mga Jaffe. So, balik na natin to. At marami pa tayong asikaso yung mga order ngayon. So, meron din pala tayo dito mga naunang dumating. No, Honeycast Butterfly, isa sa mga mutated na isa sa mga pinakamaganda daw ito na mutated traps. No, bukod sa Honeycast, meron din tayo dito ang Red Long Finger na hindi pa red. Tapos, DM Whale. Yan. Tapos, ano pa ba? GJ Smile. Yan. Papa-smile ka talaga kasi napakahirap maghanap na ito. So, kung sino may gusto pala na ito, pwede nyo i-acquire ito. Basta mag-message lang kayo sa akin. Digit niya na GJ Smile. Galing sa isang kolektor na nag-quit na sa Venus Flytrap. So, ayan. So, pagka gusto nyo malaman kung anong pangalan, i-message nyo lang ako. No, tapos, ito pa ang isa. Ayan, basahin nyo yung... Ayan. So, yung kanyang traits ay ito. Ayan. So, isa siyang variegated na BFT. Napaganda ko pa kaya hindi ko muna pinapost. So, sayang nga eh. Ito pa yung nauna. Actually, okay lang rin naman. Marami pa akong ibang paparating pero yan, may mga dumating. Tapos, nagdagdag rin ako ng mga konti pa lang natin dahil nanghirap paramihin ng iba. Dagdag ako ng mga ibang nagdagdag ako ng ibang akairyo, kaya kung mapansin nyo, medyo marami-rami nagdagdag tayo. Sana all mabilis paramihin, no? Nag-message sa akin. Nag-message sa akin, mabilis niya na parami, binili niya sa akin kasi naka-grow light siya. And so, eto, Black Star. Hindi ko pa dinidivide ito. Binibigay ko muna yung mga nakahiwalay. Kasi pag dinidivide ko ito, sayang. Mauulit yung paglaki nila. So ito, update pala sa spider. Tingnan nyo kung gano'ng kaganda yung spider ngayon. Boom! Diba? Biglang natin. Diba? Update sa mga XB52. Diba? Mga X. Pag may mga X, so galing sa seeds nila yun.
Pero bakit pare-pareha sir kung galing sa seats? Eh dahil ganda na ito. So dahil yan, ganda na na. Sleep pullings ko kaya yan. So dahil po tissue culture to. Pero ngayon, ito dumating sa atin yan nasa bote, pero pinropagate na natin. Ibig sabihin outdoor acclimated, no? And outdoor cone. Kasi may mga pinropagate na rin tayo. Iwagaan ako dito. Maayos naman yung kanyang pagkakatanim. Tapos biglang nagkaroon ng ganyan. Yung mga ganyan po, minsan nag-mutate yung plants. So, bunutin natin. Tanim natin yan. Experiment ulit tayo. Wait lang ha. Ngayon tatanggalin ko yung isang nag-mutate. Titignan natin. Experiment natin. Kung ito ba, sulit ako. Kung ito ba, magiging stable siya na ganyan siya. Parang half moon trap. Red half moon trap. So, kunin ko lang. Natanggal na natin yung parang naka-liad na traps. Kasi gusto ko malaman kung possible yun. Kapag tinitingnan natin kung possible yun, kapag kinuha mo yung traps na gano'n at pinropagate mo, maari bang gayahin niya yun, yung traits na yun sa mga magiging growth niya. So ito yun, yung paliyad kanina. So tatanim natin to. At gusto ko lang makita sa inyo yung sakripisyong ginawa natin para dito. So good size na sana to, pero nahati natin. Ang maganda lang, marami na tayo na ito eh. Kaya hindi rin masasayang to. Imbis na maging isa lang to, idadami agad. Kaya lang yun nga, kung sa size, sayang rin talaga. So parang hindi mamula, ilagay muna natin to dito sa tubig. At itatanim ko lang to, tapos balikan ko kayo pag naitanim ko na. Itanim na natin. Ito yan sila, ito. Yan, ito pala, ito. So mukhang okay lang rin sila, pero hati-hati na yung rhizome yan. So ang gagawin lang natin, titiligan para lalong mag-settle yung medium. Patay dito. Eh, hindi pala, pangit yung tubig, padami. Tayo ng tubig dito, diligan lang. Kasi pansinin nyo, para pumantay yung medium. Ayan. Madiligan na rin. Ayan, yun lang muna. At mag-ayos muna kami ng order. Salamat sa inyong panonood. God bless and bye bye. Ito pala, ihabol ko dun sa video. Ito yung leaf fullings. Nakakaiba yung itsura niya. So tatanim ko dito para iba yung traits, so hindi maghahalo yan yung itsura niya, kasi yung mga tanim ko dito puro mga ganyan, so hindi naman yan red cultivar, kaya pwede mong ihalo at lagyan ng tag. Huwag lang kakalimutan lagyan ng tag, kasi pag tumubo yan napakadali natin makalimut ngayon sa dami ng mga alaga na natin eh. Kaya dapat may tag yan. So, lagyan natin ang tag na yun. Sakto-sakto, meron naman tayong ganun tayong ditong label. Galing to kay Sir Albert Santos. Kaya, buti na lang nandito sa tabi ko yung tag. So, lagyan natin dito ay expert. Dito pwede nyo rin lagyan, pero ako hindi na ako sa dito eh, kasi nagre-record tayo lagi ng video, so may date naman yung kung kailang in-upload, so doon ko na lang tingin pala. So yun lang muna at ngayon nga marami pa kami lagi. So yun lang, God bless and bye bye.